Ngayon ang huling araw ni Dia dahil kung maaalala nyo guys ay binigyan namin siya ng isang linggo na ensayo. Pero bago siya umuwi ay kakamustahin muna natin siya. Ayun guys, tapos na po yung ensayo ko dito sa MAVS and bago po ako umuwi, gusto ko po ikwento sa inyo kung ano po yung nag-experience ko dito. Nung unang araw nga po is pagdating ko po dito sa MAVS is naglaro po agad kami and dumayo po agad kami ng IMUS. And kahit po may pressure po ako, nung una is napakita ko pa rin po yung laro ko and bandang huli po is maganda po yung kinalabasan ng laro ko and thankful po kay Lord dahil di niya po ako pinabayaan kahit galing po akong biyahe is maganda pa rin po yung pinakita kong laro. Ayun, after nga po nung laro namin is kumain po kami ng pares and dun po nag-usap po kami ni Coach Mab kung ano po yung gusto ko mangyari 1 to 2 years, kung ano po yung mga nangyari po sa akin ng mga nakaraang taon, kinausap niya po ako doon and kung ano po yung mga na-experience ko po, kung ano po yung mga gusto ko pong makamit and ayun nga po, pinayuhan niya din po ako and yun, sobrang saya lang po sa feeling na ganun. And yun, kinabukasan po is nag-start na po agad yung unang training namin and hindi po siya madali and madami po akong natutunan sa ensayo na yun and kasi po hindi ko naman po laging ginagawa yung mga ganung ensayo and ayun po, sobrang dami ko pong natutunan sa first ensayo namin na yun. Pero guys, short commercial muna tayo. Alam nyo ba na babalik na ang MAVS Academy Training Camp sa Quezon City? Ito ay gaganapin sa Don Antonio Heights, Quezon City on November 11. At pwedeng-pwede ka pang humabol dahil last 8 days na lang ng enrollment. At i-message nyo lang kami sa MAVS Academy Facebook page or sa number na to. At magkita-kita tayo on November 11. And yun guys, yung pangalawang ensayo namin, medyo mas mahirap. Siyempre nga, habang tumatagal, mas humihirap. Pero yun nga, ine-enjoy ko lang yung ensayo namin. Kahit mahirap, siyempre, kung mahal mo talaga yung basketball, kailangan mo lang enjoy yung proseso. Kahit mahirap, natapos pa rin namin at nagawa ko pa rin. And yun guys, yung pangatlong ensayo nga po namin is kasama ko na po si Justin and TJ and nagplayo po kami sa court. Mahirap po siya guys kasi hindi naman po ako lagi nagaganon sa amin and alas first time ko lang din po nagawa yung ganon ensayo and sobrang hirap po talaga pero kahit mahirap is natapos pa din po namin and yun, alam po naman po na para sa akin din po and magiging effective po to para sa akin. And yun guys, mamimiss ko nga po dito is yung paano po kami turuan ni Coach Mab, paano niya po himay-himayin sa amin para po maintindihan namin ng maayos yung ginagawa po namin, detail by detail. And syempre po, yung banding po namin magkakasama dito ng mga scholar. Yung ensayo naman po, pwede ko naman po siyang gawin sa amin kahit wala po ako dito eh. Ayun po, and yung paglabas-labas po namin dito, pagdayo nga po namin, syempre po, first time ko po napunta dito eh, mamimiss ko po yun. And yun guys, bago po ako umuwi, gusto ko lang po sabihin kay Coach na sobrang salamat po dahil sa opportunity na to is makakapag-inspire ako ng madaming tao. And sobrang salamat po sa mga turo nyo po na binigay po sa amin. And habang buhay ko po ito dadalhin, sa amin po kahit hindi ko po kayo kasama, gagawin ko po yung mga tinuro nyo sa akin. And sobrang salamat po talaga kay Lord dahil napunta ako dito sa MAVS. And yun po, sa mga nakasama ko din po dito, sa mga ka-scholar ko po, sobrang salamat sa inyo mga kuya dahil binelcome nyo po ako ng maayos and madami din po kayong pinayo sa akin and sobrang salamat po talaga sa inyo and alam ko po sabay-sabay po natin makakamit kung ano yung mga gusto nating makamit and kita-kits po tayo sa matataas na level ng liga. Sa 7 araw na nakasama namin si Dia ay masasabi kong sobrang seryoso siya sa pangarap niya. Unang ensayo pa lang niya ay talagang napabilib niya ako, hindi lang dahil sa very skilled siya, kung hindi talagang all out siya sa lahat ng ginagawa niya. Bigay todo sa lahat ng pagkakataon na mag-i-improve siya. Nakita ko din na talagang wala siyang pinapalagpas na pagkakataon. At
At napakaswerte ng Mavs na nagkakaroon tayo ng mga ganitong klaseng estudyante. At dahil sa pinakita niya sa unang linggo ay may posibilidad na magkaroon siya ng pangalawang pagkakataon na makabalik dito sa Mavs. At yan ang dapat niyong abangan sa mga susunod na videos.